pasos natin. Half cup na asukal, white, kahit anong asukal ang gamitin. Then, dagdag po tayo ng 1/4 na asin, salt, para manamis-namis at may konting alat lang. So, halo lang po natin lahat ng mga dry ingredients. Ayun po siya. Then, set aside na po. Sa yeast po, isang cup ng tubig, malagamgam, then isang 1 tablespoon at saka kalahati na yeast. So, isa't kalahati po. Then, lagyan mo lang po natin ng 2 kutsara na asukal. Sa yeast natin. So, ihalo lang po. Ihalo lang natin. Then, pag nahalo siya lahat, set aside lang po natin ito. So, ito na po yung pinatubo nating yeast. So, umalasa na po siya. So, ngayon, mix po natin yung mga wet ingredients. Isang cup po ng milk, halo lang natin siya dyan. Then, oil. Limang tablespoon ng oil. Mix lang po natin. Then, tsaka na po natin po kung dagdag yung dry ingredients natin. So, paunti-unti lang po natin ibuhos para mamix po siya ng maayos. So, ihalo po siya ng maigi. Halo natin siya ng maigi. So, para mag-mix siya. Okay. Meron pa tayong natirang flour dito. So, dagdag lang tayo ng konting tubig. Dadal po ako ng isang 1 cup na tubig. Kasi may remaining flour pa tayo. Ayan. Unti-unti lang po. Para mag-mix po siya ng maayos.
Pero pag may mixer naman po kayo, so mas mabilis po siya. Pero sa akin po, right na is manuman. So, i-need lang po natin siya kung maigi. I-need lang po na siya ng 10 minutes pag sanay na po kayo magmata. Kung hindi naman po, so i-need lang mo siya ng mga 15 to 20 minutes bago magmata. Pasahin siya. So, form lang tayo ng bilog. Bilog lang po natin siya. Then, ibalik po natin siya doon sa din taasahin po ng 2 oras. Antayin po natin dumoble ang size. Ito na po siya. After 2 hours, umalso na po yung ano natin, pinapay natin, yung donuts. Sandalin lang po natin ang hangin sa loob. Then, tsaka na po natin ilikat sa then, mag-form po tayo ng log. I-log lang po natin siya. Then, tsaka po natin i-slice ng equal size. So, sa ginagawa ko po right now, so makakagawa po ako ng mga 15 teraso. Siopaw. So, para mas kung ititinda nyo po ito, mas maigi pong timbangin nyo po yung kada size po.
So, depende po sa inyo kung gaano kadami yung gagawin yung tinta. So, sa akin po, usually yung bun style yung ginagawa. Natin. Ano po siya? I-steam lang po natin siya ng mga 11 minutes po. So, ayan na po. Luto na ang ating siopa. At soft na soft po siya.